Sabi mga kababayan ng Dohel, with optional use ng face diaper po, baka ngayong ano, katapusan ng taon, year end po, mag 18,000 daily cases daw tayo. What? Nagkakaaka na naman kayo. Ayaw ninyo talagang mag-move on sa pandemonium? Enjoy na enjoy kayo? Ayun yung balita ngayon, no? 18,000 daily cases possible by year end. Sabi po ni Bergeri. Mr. President, sabi ko sa inyo, suggestion natin dito, palitan na ninyo yan ng galing po doon sa concerned doctors and professionals. Kasi yung mga ano, mga concerned doctors and professionals po, hindi yun praning. Old science po yung pinaniniwalaan nun. Yung tamang science, old science is the true science, mga kababayan. Itong new science nila, punong-puno ng negosyo. Punong-puno ng manipulasyon. Pag ganun, Mr. President, ayanin yung ganyan yan. Yung kwampo ninyo, yung agenda ninyo na makabangon tayo at makabalik doon sa pre-pandemonium days, hindi mangyayari yon. Ipo-pull down itong mga tauhan ng Judas. Ang sinusunod po nila, yung Judas, yun din ang sinasabi po. Rubber stamp itong mga taong ito dito sa Dohel. Rubber stamp ng Judas. Kung anong sinasabi ng Judas, yun ang sinasabi rito. Hindi na gumagana yung pinag-aralan nila. In medical school, hindi na gumagana. Kung anong dikta ng nasa labas, yun na yung science nila. What? Mingan sa inyo, sabi rito, easing the face diaper mandate sa gitna daw ditong pandemonium may result in up to 18,000 na mga bagong kaso. Mga projections man lang po nila ito, mga haka-haka, imagination. Most of the imagination po nilang pinalabas 2 years ago, lahat mali. Natakot lang nang natakot yung mga tao pagkatapos bumagsak yung ekonomiya. Di ba sabi ninyo, Mr. President, that there should be balance? Yung pagbisita ni Tedros na hindi man Doctor of Medicine, Doctor of Philosophy, tapos revolutionary, head ng Judas. Ayun. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will issue an order that will make the wearing of face diaper indoors voluntary, as announced, mga kababayan, ni Tourism Secretary Cristina Frasco. O ngayon, kini-question ito ng mga dilawan. Bakit niya yung nag-announce, hindi DOH, kundi DOT? What? Kailangan ba na DOH yung mag-announce? Narinig yon ni Frasco, and he was authorized by the President to speak. Kung hindi, di man yun magsasalita. Di ba? And it was recommended to the President already by the High of TF. O ano ng problema ni Bergeri? O di ba? It was recommended, sabi doon sa ano? Sabi naman doon sa balita the other day? O ngayon, nag-iba ng tono. Possibly, somebody called Bergeri. It could be an outside influence.
Di ba? Oh, bakit na niya yan ganyan? Para niya gusto na ninyong bumalik sa normal. Ayaw nilang bumalik sa normal ang mundo. Lalo ang ating bansa. Pinaglalaruan tayo, mga kababayan. Ito ngayon yung laman ng balita. Headlines agad sa mga mainstream. She stressed that the projected increase is not only because of the relaxed face diaper mandate, but likewise, dahil daw doon sa unicorn na pumasok dito sa ating bansa. Evaded our immunity. Alams na this. Baka may ano, kumontak na mga kababayan. Sabihin niya ninyo na yung unaan niyang talks. Wala na niya yon. May bago tayong i-introduce. Kasi bago na naman ito anyang lahi. Bagong lahi ng ano, ng sakit yung pumasok, kailangan niyang ma-promote ninyo, malamang ganun po. Ano tingin niyo po? Ito mga analysis ko man lang po na most of my analysis ay malapit po sa katotohanan. Di ba? Mr. President, huwag padadala sa mga ganitong mga kwento. Projections man lang nila ito. Haka-haka lang nila. Sinasabi lang nila naman po ito. So, sabi dito, yung increase anyang personal interaction is also another factor. Lahat kayo inconsistent eh, sa mga sinasabi ninyo. Sabi ninyo, protektodo sigurado. Nang i-implement ninyo yung unang protection, hindi pala sapat. Pinagluloko ninyo yung mga tao, dapat anya dalawa para makumpleto. Ano nangyari po? Nang makadalawa, kailangan anya ng first booster. Magkaroon ng first booster, kasi hindi na niya yun complete, lilipas na niya yung efficacy noon. Kailangan yung pangalawa. And this time, wala nang tigil yung booster. Kasi anya, may bago na naman anya ang sumbaryado. What? Kung hindi panluloko yon ng mga manufacturers ng talks, ano ang tawag ninyo doon, mga kababayan? Di ba? In on the process, ang problema, nag-increase yung na disgrasya. Kung kailan na mga kababayan, ayaw mampatinin yung umamin. Kung kailan na bigyan ng protection, na disgrasya tuloy. Buti na yung wala. Hindi pala umubra yung protection kasi kailangan pa pala yung face diaper. O, kita ninyo. Kala mga tao, pag protektodo na, hindi na kailangan, hindi niya, kailangan complete. Nag-eleksyon, hindi man masunod yon, hindi man nag-increase yung haka-haka ninyo. That it could trigger increases, hindi man nangyari. Anong rason na maniniwala sa inyong mga sinasabi? Yung publiko na with the optional use ng face diaper ngayon at wala ng mandato indoors, dadagdag yung mga kaso, 18,000 daily yung projection ninyo. Paano ninyo makakumbinsi ngayon yung mga mamamayang Filipino? Yan ang tanong natin. Kaya sabi nga po ng isang Israeli doktor na si Dr. Eli David, Bidco science po got everything wrong. Sabi po niya, transmission wrong.
PCR testing, wrong. Sabi ko sa inyo. Yung posisyon natin mga kababayan, scientific kasi. True science. Iyon ang posisyon natin. Kaya hindi tayo nagkamali. Many times sinabi na natin ito in the past, 2 years ago, nagsisimula pa lang yung pandemonyo. Kasi galing mismo sa mga totoong eksperto na pinag-aralan mismo ito, walang halong politika, walang halong motibo na imanipula yung mga mamamayan sa buong mundo at walang halong negosyo. Yun ang true science. Pero pag involved na po yung negosyo, malamang sa malamang, hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Fatality rate, wrong. Kandado, wrong. School closures, wrong. Quarantine the healthy, wrong. O, kita ninyo? Ako yung unang nag-oppose dito, nag-kontra. Siguro so nakakasubaybay sa mga broadcast ko po, mga videos ko po. Alam na alam ninyo, sabi ko, ang dapat mong i-quarantine, yung may sakit, quarantine mo, walang sakit. Ano yon? Di ba abnormal? Ba't mo ika-quarantine, wala man sakit? Ang iiwalay mo ng tirahan para hindi makahawa, yung may sakit, inubos po. Kaya nalubog tayo sa utang yung mga tao naghirap. At test ka ng test. Bakit ka kailang magpa-test? Di ba? Wala ngang manifestasyon sa katawan mo. Ang ibig sabihin nun, kayang-kaya ng katawan mo. Wala kang ang sakit eh. Hindi wala ka man lagnat. Wala everything. Normal yung ano. Hindi anya kasi anya. Kailangan i-test. Baka anya career ka. What? Naintakutan yung mga tao. Social distancing, social distancing. Quarantine the healthy wrong. Social distancing wrong. Mask diaper wrong. Tuklaw efficacy wrong. Yung mga sinasabi nilang epektibo, hindi man totoo. Baliktad. Yung naging epekto ngayon, para hindi ninyo pagdudahan kung sino itong nagsalita, sino itong si Dr. David, hindi po siya ordinaryong tao. Bigay ko sa inyo yung kanyang background. Ito siya. Yan ang nagsasalita. Lahat niya. Lahat mali. Yung nangyari, yung response, lahat mali. Siya po ay co-founder and chief science advisor at Marpai Health. Served as chief science advisor and member of Marpai Health Board. Board of Directors since June 2019. Dr. David is a renowned expert in the field of artificial intelligence, specializing in deep learning and evolutionary computation. Magaling siyang tao, deep learning, kaya deep thinker siya. Kaya yung mga sinasabi niya, lahat tama. Align doon sa mga sinasabi natin. Parehas ang posisyon namin at ang aming paniwala. Kasi yung aming, yung aming paniwala, di man po, base sa haka-aka at dikta lang ng, ng Judas. Hindi yon. It is based from the studies, deep studies ng mga great doctors in the world. 18,000 na doktor, sabi ko sa inyo, sa buong mundo, nagreklamo kasi binago lahat ng protocol. Yung
yung tamang response, pinalitan ng bago. You just imagine yung mga pasyente, hindi man ginagamot, ino-observe lang. Tapos, kina-quarantine. You see? Pinirwisyo, mga kababayan, yung ekonomiya. Pinirwisyo yung trabaho ng mga tao. Now, tingnan ninyo, nasa recession ng mundo because it is connected, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa plano nito mga kabalot na idapa yung ating ekonomiya. At ngayon, dito sa Pilipinas, gusto nating bumangon. Ngayon, agresibo masyado si President Bongbong Marcos na ibangon ang ating bansa. Ayon, binisita ni Tedros. What? And this time, mga kababayan, matapos na i-announce ni Secretary Frasco na yung face diaper aalisin na po, here comes the ano, the statement from Bergeri saying na pag anya naging optional na anya yan, mga 18,000 daily anya, year-end ang magiging kaso natin. What? Ayaw nila, Mr. President, na mag-move on tayo. Ayaw nilang magtagumpay tayo. Kung ako sa inyo po, para hindi naman kayo ma-blame. Kasi hindi man tayo doktor, hindi man kayo doktor. Di ba? So, sabi ko sa inyo, pwede ninyong kausapin siguro yung mga matitining doktor doon sa concerned doctors and professionals. Kuha kayo doon ng advice. And I think, look for ano, leading experts. Ayun, si Oclarit nga po dito. Tapos yung isang UP professor, nakalimutan ko yung isang UP, dean pala, na isang toxicologist. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pwede ninyo itong gawin na ano, consultant siguro. Para ma-advisean kayo ng tama, siyempre may agam-agam po tayo. Ayaw natin na ma-blame. Bakit niya pinakikinggan niya? Hindi man mga doktor. O, di ba? Di kuha kayo ng mga leading experts. Hindi man lang sila ang magagaling dito sa Pilipinas at sa mundo. And we have 18,000 doctors protesting all this mga response na ginawa ng mga bansa getting advice solely dito kay Judas. These are real experts, real doctors. Ang dami nila in America and in Europe. Di ba? So, papagsalitain natin sila para yung mga tao, you get ano, you get ideas and advice, experts ano, advice galing po sa kanila. And doon ka po pwedeng humugot ng ideas para sa inyong future decision on how to address all this. Di ba? So, renowned expert po si Dr. David in the field of artificial intelligence specializing in deep learning and evolutionary computation. Dr. David is a co-founder and has been the chief technology officer of DeepCube Limited. Dr. David has been a scientific advisor to Deep Instinct Limited. So magaling siya, mga kababayan. Siya yung nagsabi na lahat mga kababayan na nangyari yung science ng Bidco got everything wrong. Yung transmission mali. Yung PCR mali. Inaral niya.
Pati yung fatality rate, mali. Yung mga figures po, kahit sa Cebu po, galit si Gubgwen, yung nakuanan niya ng motorcycle, namatayan niya kasi nabangga ng motorcycle, dineclare, bigo, what? Pinasukan ng negosyo para makakubra po sa PhilHealth. Yung pagkandado, kandado dito, kandado doon, lahat mali, sabi rito ni Dr. David. Yung pagsara ng eskwilahan, mali. Yung epekto sa mental health, grabe. Ang dami ngayon nakakaisip mag-suicide because of that. In the social distancing, kita ninyo, all of this na-discuss na natin before ko pang makita itong post ni Dr. David. All of this na-discuss natin, parehas, nauna lang tayo. Pero hindi man po ako nagki-claim na mas magaling ako kay Dr. David. Nagkataon lang, mga kababayan, nauna tayo sa pagpahayag ng katotohanan. Kasi po, nakita natin yung diferensya. Sabi nga, mga kababayan, this is a gift na binigay siguro sa atin ng ating Panginoon, yung gift of discernment. Marunong tayo mag-discern. And it is the gift from God. Di ba? Yun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyong i-try po ito. Firmax firming and lifting cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuhan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Mainam po sa mukha. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Ito naman, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Sa mga cancer patients po, mainam po siya, mga kababayan. Di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.